Hi guys! Nagigrave ba kayo ng bibingka? Walang problema yan. Kahit nasa abroad kayo, pwedeng-pwede natin gawin yan. Sa kawali ay walang problema. Cheesy at may salted egg pa. Binili namin yan sa Bataha. Yan ang maging texture niya. Kahit kinabukasan yan guys, malambot pa din. Okay, simulan na natin. Magpapakuha na ako ng dahon ng saging. Ayan, huwag kayong magtataka kung may dahon kami ng saging dito sa Riyadh. Last year pa namin tanim yan at namunga na yan in Pernas. Dapat pangalawang bunga yan na abutan lang ng tag-init. Ayan, binanlian ko ng mainit na tubig. Kung wala kayong sa gripo ay sa kumukulong tubig. 400 ml coconut cream, 1 cup glutinous rice, 1 half cup sugar, 1 cup all-purpose flour, 1 half teaspoon salt, 2 teaspoon baking powder, and 1 egg. Sama-sama sa blender yan at i-blender na. Okay. 1 egg, ayan. Tapos blender natin. So, ayan, may butter ako. And then, pwede nyo yun salain para pinong-pino talaga siya. Naglagay ako ng butter sa kawali at naglagay din ako ng butter doon sa ating dahon. Ihulog na natin yung aking mixture. Ayan. So, sabi ng mister ko, para manipis ay punuin ko na yung ating ayan, kawali para mag-spread siya lalo doon. At ilagay na nga natin yung ating itlog na maalat, yung salted egg natin doon sa ating itaas ng butter para habang naluluto yung butter ay magkakalasa yung ating salted egg. Okay, tapos ayan, tatakpan nyo lang pagkatapos nyo ilagay yung salted egg natin. Tatakpan nyo lang. So, pagbago kayo sa aking channel, paki-subscribe naman po. Pwedeng paki-share, hit the notification bell button para updated kayo sa amin pang susunod na video. So, ayan, mamaya itakpan natin yan. Ang ginamit kong pantakip ay plato. Hindi naman yan matutunaw or hindi na magta-transfer yung lasa niyan. Pag ganyan na siya, pwede na natin siyang itaob, no? Kayong bahala kung lalagyan niyo pa yan ng saging sa ilalim. Ako hindi na, basta itinaob ko na lang siya basta dyan. Kasi nagmamadali nga kami dahil tumawag yung boss ko at magpapa-hospital daw siya. So, ayan, taob-taob lang. Okay. Ayan, sa labas kami ng bahay nagluto sa grahe. Ayan, back-to-back lang yan. Then, lagyan natin ng cheese para makatotohanan. Cheesy and salted. Yung cheese, masalted na. Pero masarap siya, guys. Ang gamit kong cheese ay magnolia. Melted sa bibig. Nag-melt siya sa bibig. So, ulit-ulit lang, dalawang ganyan ang nagawa namin. And kung gusto nyo ay marami, double ang volume niya. Ita times 2 nyo lang yon at ilalagay ko na lang sa babas yung tamang sangkap niya. Okay? So, ayan guys. Huwag na kayong mahiya. Mag-share na kayo at mag-subscribe. Please subscribe. Ang bango niya. Lalo na kapag may dahon ng saging ay makatotohan ng bibingka talaga siya. Pwede nyo rin yan pang negosyo pag gusto nyo. Pero kung gusto nyo pang handa, yung pang kape-kape lang sa umaga, ay pwedeng-pwede. Parang nagluluto ka lang ng pancake. So, di ba marunong naman kayo magluto ng pancake? Lahat naman tayo nagluluto ng pancake. So, ang kinaibahan nito ay may malagkit lang. So, ayan na nga. O, tsaga-tsaga lang. At may masarap na kayong almusal at pang-merienda. Maraming-marami pong salamat sa mga nagbabalik sa aking channel at sa mga suki natin dyan. Shout out sa inyo. Ayan, kay Ate Lilda. Nakakalungkot man si Ate Lilda ay nasa hospital ngayon. Nagpapa-therapy siya kasi nagkaroon ng bato yung kanyang abdo. So, ngayon yata operahan yung Friday. Friday daw siya operahan. Get Wilson, Ate Lilda. Namimiss ka na namin sa aming YouTube
world. Okay, tapos na guys. At i-plating na natin. At magtimpla na tayo ng kape. So, kainan na talaga. I love you all. Ingat kayo palagi. Sharing is caring. Ika nga. Okay. Ayan na. Kumakain na si paring Arthur. Maraming maraming pong salamat sa lahat sa inyong pagtsatsa.